Hello guys, today we talk about Delta COVID-19 variant update. Opportunity to listen very carefully the discussion of the new variant COVID-19D. So we need your advice. And it could spell the agony. Or the happiness of the Filipino people. This is something which I cannot decide alone because I am not a medical person and I would need and welcome every advice that I can get from everybody who has the good grasp of the problem. So, we begin today with a discussion of, before you have a report, Secretary Duque. Mr. President, I would like to respectfully suggest that since you have opened up the matter of the variant, the Delta variant, the COVID-19 Delta variant, and we have the technical advisory group of experts, Dr. Edsel Salvania, Dr. Anna Ong Lin, and Dr. Isa Alejandria, joined in also by the head of the Philippine Genome Center, UP National Institutes of Health, Dr. Cynthia Saloma, and also Dr. Eva Cutionco de la Paz. These are all the members concurrently constituting the task force on COVID-19 variants. And now, the most alarming of the variants, as we all have been informed about, is the Delta variant. So, Mr. President, if I may just ask that we recognize Dr. Edsel Salvania to make the presentation on the Delta variant. Dr. Salvania, kindly. Thank you, Mr. President. I would like to acknowledge what you had mentioned, that the Delta variant is really very scary, and this is all the more reason why we really should police our borders, because it only takes one variant to get in, and then pwedeng mag-India-like surge po tayo, kasi mataas po talaga yung number of people na kayang i-infect ng isang taong merong Delta variant. Kung yung dating virus po natin, yung original virus, dalawa lang po yung nai-infect, itong Delta variant up to 8 po. So it's up to 4 times more contagious than the original virus from Wuhan po. So this will really be a big disaster if we do not keep it out of the country po. I am willing to listen, and you can go with your presentation. We are very happy to hear from you. Thank you, Mr. President. Basically, this is a short talk about how we can keep the variants out, including the Delta variant, and why our quarantine recommendations are going to protect our borders. But basically, the rationale for our 10 plus 4 strategy, as you are aware, the 10 days in facility quarantine upon arrival, and we test on the 7th day. And then we have 4 more days of home quarantine. It's really designed to protect our country against the any COVID that is coming from abroad. Because it takes about 14 days for COVID to show itself, kung matagal na po. Kung hindi pa po siya nagpapakita on the 14th day, most likely wala pong talaga COVID yung taong yun. But if they get infected at the time of arrival, then if we keep them in the quarantine in the facility for 10 days, at least hindi nila mahahawahan yung mga kasama nila sa bahay, by the time we release them on the 10th day, they are almost no longer contagious. Now, ang problema po, if they try to test them on arrival, almost certainly, kung nahawa yung person na yun in transit,
hindi pa po magte-test positive yun. So arrival testing is not recommended by the technical advisory group, and this is why we test it on the seventh day, para kung nahawa man sila in transit, we have a good chance of picking it up. But more importantly, if we do not release them until the 10th day, even if our test did not work, the chances that that person will be able to spread into the community, even if that is a variant, is very, very low. And then dinagdag pa po natin yung 4 days na additional na home quarantine para yung 14 days po na original, as you had mentioned, will be followed. Maybe I will try to share my presentation kasi yung ano po, kasi hindi na ano. We have the syllabus of your chart. We are following okay, you. Andito. Okay po, sir. We were provided okay, with the syllabus. Okay. Thank you, sir. So yung 10 plus 4 po, as I had mentioned, yung ano po kasi, on the slide that shows yung RT-PCR result, you can see naman po that day 1 to 3 of exposure, the RT-PCR will not be positive at all po. And then it is only on the 8th day where there is the highest chance of testing positive. But again, it is really the 10th day quarantine that lowers the risk. Kasi po, itong graph po na nakikita nyo, which is from the Centers for Disease Control, yung blue and purple po are what tells you what is the risk of transmitting to somebody if you only do 1 day of quarantine, 2 days of quarantine, 3 days of quarantine, all the way to 10 days of quarantine, assuming somebody is infected in transit. And you can see po, on the 10th day, halos zero na po yung risk na makakahawa ang isang tao. But if you release them on the 3rd or the 5th day, mataas pa po yung risk talaga, more than 20% to 40% the shorter you go. Kaya makinig kayo sa kanila. And then po, this is really worth it kasi there is really no risk of exposing the family as opposed to sending them home after doing arrival testing. And we know that arrival testing will miss up to 60% of the cases because the people might not be might not test positive with RT-PCR yet kasi ano po talaga sila, false negative, masyado pa pong maaga. And of course, we need to keep out the Delta variant, which is very dangerous. So yung sa Taiwan po, ang nangyari, hindi pa to variant yung pinag-uusapan natin. Yung nangyari was they shortened the quarantine of their pilots from 5 days to 3 days, and nagkaroon po talaga sila ng outbreak. And this is really bad because ngayon, alam naman natin, Taiwan did very, very well. And what ended up happening was that they were, they now have a surge. And this is because they shortened the quarantine. Shortcuts. And that's the problem with shortcuts. Yes, po, President, Mr. President. And then, yung variants of concern po, yung pinag-uusapan na po natin na Delta, yung po yung latest, apat na po ang ating variants of concern, Alpha, Beta, Gamma, and Delta. Wala pa po tayong community transmission ng Gamma at Delta, and we really want to keep it that way. And that is why very important po yung stringent protocols natin. Yung Delta po, as I have mentioned, is 60% increased transmission over Alpha or yung UK variant, which is already 60% increased transmission over the original virus from Wuhan. So mabagsik po talaga to. If we thought Alpha was mabagsik, yung UK variant, mas mabagsik po itong Indian variant, yung Delta. And of course, there's also the finding that yung mga partially vaccinated, yung one dose pa lang, nahahawa pa rin po sila. Kasi mukhang itong Delta really needs 2 doses para maprotektahan po ng maayos. Yung 1 dose po is not very good at protecting against Delta. In the Philippines po, we've already had 17 cases of Delta, pero all incoming travelers po, and the protocols that you have approved have caught all of them po. So we have to continue and make sure that this is implemented nationwide because pwede po talaga tayong malusutan if we do not implement this strict protocol in all our borders, because again, it only takes one. And so we have to be cautious po with our quarantine rules. Sabihin ko rin po kasi yung napag-usapan yung face shields, the Delta variant is also 40% more infectious outdoors
60% more infectious indoors. So it would be nice po to have an extra layer of security na even if hindi naman required, the PAG will still recommend to continue to use face shields even outdoors, especially with the threat of the Delta variant. And of course, we do consider the hardships of our OFWs who are fully vaccinated na matagal po talaga yung quarantine. But it is something that we have to study very carefully, especially with this new threat of the Delta variant. Thank you very much, Mr. President. Salamat po, Dr. Sabanya. Alam mo kasi, when I mention about the face shield, I was only shooting the breeze with the congressmen, members of Congress over there. I never said with finality that we will... Meron pong evidence that eye protection, such as face shields, actually are able to reduce 78% infection, such as through the ocular route, which occurs either by droplet or aerosol or self-inoculation. Dahil po pag nahahawakan po natin yung mata natin, syempre pwede po doon pumasok yung mikrobyo. Likewise, they also demonstrated that the use of masks reduced infection by 85%, and physical distancing also reduced infection by 82%. With every additional meter of separation, producing even more protection. And data was able to support this distancing up to 3 meters. So sabi po ng authors, syempre wala pong nag-iisang intervention na pwede pong magbigay ng buong protection. But of course, pag pinagsasama-sama po natin to, nakakatulong. And this is what we advise in our minimum public health standards as necessary for mitigation of transmission of COVID-19. Next, please. Meron pa rin pong study na conducted po in India, and this is actually a real-life demonstration where the use of face shields could have reduced exposure of field workers who were actually doing surveillance dun po sa kanila mga communities. And this led to 62 healthcare workers who did not wear face shields visiting almost 6,000 homes, no? Na 12 po doon ay na-infect nung wala pa pong face shield na ginagamit. Pero nung minandate na pong gumamit ng face shield itong mga community-based teams, 50 of the healthcare workers who were required to wear face shields, none of them were infected as they visited almost 20,000 homes where almost 3,000 individuals tested positive for SARS-CoV-2. So dito po sa study na to, nakikita po natin yung real-life effect nung pong paggamit ng face shield. Nung wala pa pong face shield, may mga nai-infect na healthcare workers. Nung pong gumamit na sila ng face shield, kahit pareho po yung ginagawa nila at nagpapahay-bahay at nag-i-interview, wala pong nahawa sa kanila. So with that, no, dahil po sa protection na maaaring ibigay ng face shield at sa patuloy na pagdami ng COVID-19 variants na napatunayan naman nating mas nakakahawa, inirekomenda na ipagpatuloy ang pagsuot ng face shield sa labas ng bahay. So this is recommendatory, strongly recommended. Pero we submit na dapat po sana pag nasa loob po or indoors tulad ng mga establishments or workplaces ay dapat maging mandatory ang pagsuot ng face shield dahil nga po yung ventilation ay hindi po natin makontrol ng maayos. Habang mataas pa po ang bilang ng mga kaso ng COVID sa ating bansa at habang marami pa rin po ang hindi napapakunahan, we strongly recommend na mas maigi po yung magdoble ingat para maiwasan ang tuloy ang pagdami ng mga kaso. Maraming salamat po. Thank you, Doctora. Apparently, from up to now, since we started, there seems to be really, well, it weighs heavily in favor of just retaining the original protocols, social distancing, the mask and the face shield. And kung gusto mo talagang sigurado, in face of the danger of COVID-5, ang ating American Embassy and also the American government for really providing us this big volume and also on time. Ito po, maganda po ito dahil kasi baka magamit po natin sa children kasi majority of this volume
will be given during the third and fourth quarter. Lalo na po sa fourth quarter, pag nag-open up na po tayo ng vaccination po natin. At nakita po natin ang Pfizer na sa ating EUA, pwede na po ang 12 and above. And then dumating po kahapon yung Israeli expert to share their latest experience on vaccination program. Kanina po, nagsimula na po kami. At maganda po yung mga experiences natin, mga protocols and also kung paano nila pinapangalagaan ang kanilang mga vaccine. Tomorrow, magkakaroon po kami ng extensive discussion on logistics management, on how we will preserve our vaccine so that we will not have wastage, and how we can distribute it the soonest possible time as you directed to us, that it will be delivered on time to the provinces. Kasi po talaga yung ibang mga vaccine natin, nahihirapan po tayong i-dispose dun po sa rural areas dahil kasi po very sensitive. And with their experience on, handling cold storage, yung isa pong specialist po dun, siya po yung parang kasama po sa mga cold storage facility na binigyan po ng authority ng Israel. And then also, nakakatuwa po yung their Jews are scaling up their daily capacities. Siguro po si Senator Bongo talagang niyak-niyak po, maraming po tumatawag kasi nauubusan na po sila ng vaccine kasi tumataas po ang mga capacity ng ating mga LGUs, particularly po sa mga rural areas at sa mga highly urbanized city. Even ang Clayon de Oro, talagang tumatawag din po dahil kasi mabilis po ang consumption nila from 5,000 to 8,000. Yung Ormoc, ganun din po. Yung Negros, yung Iloilo, tumatawag po dahil kasi kayang-kaya na lang po nila yung 5,000 to 8,000 a day. At nakakatuwa nga po dahil kasi yung ibang mga LGU talaga, they're increasing their capacity and they are mobilizing all the different stakeholders. Mamaya po pagdito po natin na talagang yung ibang-ibang mga sektor ay kanilang minamobilize at in-integrate so that they have an increased capacity in the vaccination. And then, kanilang umaga po, diniscuss po na din namin ang T3, meron po tayong tinatawag na Boston Consulting Group na nagbibigay po ng mga information globally kung ano po nangyayari worldwide. Kasama po yung pag-increase ng kanilang vigilance on the Delta variant, which we will provide some slide. And then, yun po ang ginagawa rin po namin dahil kasi ang business sector at saka yung LGU ay pinagbabantay na po natin din sa Delta variant dahil nakita po natin na napakataas ng kanyang transmissibility at saka meron talagang yung severity, meron pong talagang medyo dangerous po siya. So, yun po ang ginagawa po natin para at least yung lahat ng stakeholder, there will be a continued vigilance. And then yung tinatawag natin yung stringent control and also yung tinatawag na preparation sa ating pandemic response on a large scale so that we can have yung tinatawag natin yung kung ma-anticipate po natin na alam po natin na yung kung ano nangyayari sa India and we have to anticipate everything in large scale, yung lahat ng pandemic response po natin. And then pinakita rin po doon sa presentation na in some extent, pagka naka-double dose na po tayo, fully vaccinated, ay kaya pong yung variant. Ibig sabihin, meron po tayong protection even sa mga variant po. Mamaya po, iyan po natin. And then yung nga po, sinasabi ng ating mga expert na kailang po natin talagang walang compromise sa strong border control. Sinabi nga po doon ang presentation ni Father Nick Austriaco at saka ng ating Boston Consulting Group na yung ginagawa po ng Cebu ay very, very dangerous as compared sa stringent policy na ginagawa po abroad. Even I believe yung Israel na fully vaccinated na, talagang 14 days ang quarantine po nila sa mga travel border control po nila. So ganun po karamihan ang policy ng mga ibang mga countries na hindi po mababa ng 14 days. Yung iba pa nga po, 21 days po. Next slide. So ito po yung ating magandang mga numero. Nasa ngayon po, tumaas, sinabi nga po ni Secretary Duque, tumaas po yung ating tinatawag na working average, yung weekly average po natin. Dati po, noong last week, nireport ko po sa inyo, 900,000 lang po ang ating na-kompleto sa weekly po natin dito po sa right-hand side. Sa ngayon po, nakapagtala po tayo na from June 15 to June 20 ng 1.4 million
jobs per week. And then June 15 na-breach po natin yung ating record na nakapagtala po tayo ng 322,929 jobs. Ang kagandahan po dito, Mr. President, malapit na po natin matapos yung healthcare worker ng first job. Nakaka 96% na po tayo. Yung ating pong talaan sa ating master list ay 1.6 million. Ang ating pong nagkaroon po ng first job is already 1.5 million. So, konti na lang po, bali 4% na lang po ang kailangan po natin. At saka, kagandahan din po doon, 1,067,630 na po ang fully vaccinated na ating healthcare workers. At tumataas din po ang numero ng mga senior citizens natin at saka yung ating may comorbidities na nakarisa po tayo ng 2 million each. So, sa ating A2, meron na po tayong 2,001,758. At sa A3, meron na po tayong 2,088,000 na vaccinated or more or less 41%. Nagsimula na rin po tayo sa A4 at yung iba po nagsimula na po sa mga tinatawag natin mga indigent population, yung mga poor communities. So meron na po tayong nagsimula na 67,185. Ito po talaga yung nasa slum areas. Talagang pinukuha po natin talaga sila para at least magkaroon po ng tinatawag natin vaccination. Kasi sila po ang marami sa hesitant na talagang magpavaccinate. At sila po ang pinaka-vulnerable. Kaya po yung guidance nyo po na bakunahan natin ang mga mahihirap, ang ginagamit po natin pagbabakunan po, mga Pfizer at saka yung ano po talaga. So, doon po natin dinideploy ang ating, ano, ating mga bakuna na galing sa COVAX. So, sa ngayon po, madagdagan po ang ating vaccination site. Kung nakita po natin vaccination site, nung huling report po is 3,900 lang po ang vaccination site. Ngayon is po 4,055. So, tumataas po ang ating mga vaccination site at ang target po natin, Mr. President, is magkaroon tayo ng more or less 5,000 vaccination site. Hindi pa po tumutulong dito ang mga mass vaccination site ng ating private sector pagka once na dumating na po ang kanilang mga delivery na more or less 1.17 at saka yung dumating po ang Moderna next month ay talaga tataas po. Ang Solaire, kaya niya po ang 12,000 kada araw. Yung ibang mga vaccination site, kumapatag po ng mga 3,000 a day. So, yun po ang i-establish po ng mga private sector at yung mga malls, yung mga hotels, at saka yung mga parking lots ay gagamitin po na mass vaccination site. Next slide, please. So, sa ngayon po, panganawa pa rin tayo sa ASEAN, 13 pa rin po sa all Asian countries at 31st pa rin po sa more or less 200 countries globally. Next slide, please. So, ito po ang mga darating pa pong bakuna po sa atin. Nagpapasalamat po tayo sa China. Dahil kasi ang China po ang pinaka-faithful po ang kanilang delivery. So, this coming June, meron po tayong 1.5 million at ang inyong pong directive is majority po nito i-deploy po natin sa mga nag-research at saka yung mga provinces na hindi pa po nakakakuha ng kanilang mga vaccine. So, yun po ang ating commitment na talagang sana po konti pasensya lang po sa ating mga probinsya dahil kasi pagka pinaghati-hati po ang natin lahat ng mga probinsya, talaga ang majority po magkakaroon lang po ng 15,000 to 20,000 po ang pinakamalaki. Nakumpit na po namin yung Mr. President na if we have 81 provinces kasama po ang NCR, talagang ang pinakamalaki po makukuha ng isang probinsya is only 15 to 20,000. Yun lang po talaga. Kaya po mangyari, nakikita natin, madidilute po ang ating mga vaccine. Kaya nga po, na maganda rin po, Mr. President, yung mga highly urbanized cities at saka yung mga nagsisearch po ngayon, yun ang babatuhan po natin ng malalaking volumes po ng mga vaccine. So, sa ngayon po, darating po ang June 24, ang Sinovac, and then ang Moderna, June 27. Hopefully, yung AstraZeneca po ng COVAX dumating din po ng June. At saka po yung US donation. May commitment po ang US na magbibigay po sila ng kanilang tulong sa atin. At ang pinangako po nila is before the end of June. And then sa July, we are expecting another 4.5 million of Sinovac. Pero ang sabi po ng Sinovac, baka dagdagan po nila ng 1 billion pa yan para maging 5.5 million o 6 million. Dahil ang pangako po nila, yung 20.5 million po na Sinovac na ating kinuha sa Asian Development Bank, instead na i-deliver po nila ang whole stretch ng hanggang November,
i-deliver na po nila ito immediately hanggang September. So, ibig po sabihin, mas marami po ang maibibigay ngayong month ng June, July, August, at saka September. Tatapusin po nila yung delivery by September, yung 20 million. So, meaning, minimum na 5 million to 6 million po every month ang bibigay po nila para po sa ating mga, katawag natin sa mga probinsya po natin, pwede po yan i-deploy sa mga probinsya dahil 2 to 8 lang po ang kanyang requirement. And then, ang COVAX 4 million. And then, Moderna po, aakyat po ng another, another 1 million. Yung AstraZeneca po, ito po sa private sector po to, tsaka sa LGU. And hopefully, yung Sputnik po ay makapag-deliver na po ng at least 1 million. Next slide, please. Next slide. Ito po yung ano po natin na yung nagkaroon po tayo ng signing ng 40 million. Napakalaki po ng impact po nito dahil kasi talagang ano po nito, ito yung biggest ano po natin. And then, tutulong po ang US na at least makapag-deliver po na mas maaga. By August po, makapag-deliver na po. Next slide, please. Maganda ka dyan, ha? Sir? Serious pa sa yun? Sir, ka dyan. Sir, 10 o'clock po. Yung nagbibirma ka. 10 o'clock po ng gabi po yun, sir. Kasi po ako po ang ano, nasa akin na po muna, nakapirma na po siya po, si Secretary Duque. Ako na po ang tulong po ngayon. Therefore, this is good as any. Opo, mabilis po pumirma si Sec. Duque. Kaya ano, ano po, nahuli po akong pirma. Next slide, please. So ito po yung pagdating po ng Israel delegates. At ito rin po yung sa kanan, nagsimula na po tayo ng discussion. Kasama po natin Sec. Duque, Sec. Del, Sec. Vince Nison, at saka po yung member ng MBOC. Magagaling po yun, lalo na po yun, yung babae, sir, magaling sir, yun, kasi siya po ang parang strategic planner. At the same time, siya ang communication. Sir, yung ano po, sir, nagbumisita rin po ako panginasan, sir, sa Quezon City. And maganda po yung tinatawag nating synergy of all sectors. First time po talaga na nakita natin na yung sumasama po rito ang national government, yung local government, yung private sector, yung UNILAB po, yung medical sector. And then kasama rin po dito yung religious sector, yung Caritas, at saka yung diocese ng Novaliches. And then yung academe, yung FEU, NRMC. Nakita po natin na sama-sama po. Yung po kagandahan sa, ano, sa Quezon City, talagang yung diocese po ng mga, ano, yung mga bishop, tumutulong po kay Mayor. And then kung makita po natin, yung mga mismo ano, yung mga religious, sila po ang naghihikayat sa mga mamahirap na magpabakuna. Sa ngayon po, parang nakita po natin na yung uptake po dito sa, ano, sa mga Islam area, tumaas po dahil kasi nakita natin, malaki po ang influence ng mga, ano, ng mga medical professionals at the same time ng mga religious. So nakita po natin yung cooperation po nito kasi yung UNILAB, ganun din, nagkakaroon sila ng mga town hall meetings. At the same time, kasama po yung Caritas. Sir, for the information of the President, yung Caritas po, nung nagkakagrapiran po tayo ng pag-ayuda, kasama po sila ng private sector na nagbigay po ng 7 billion ayuda. Talaga po ano, talaga po pumunta po sila sa mga mahihirap, nagbibigay po ng mga goods at yun po ay nakahingi po sila ng mga donations doon po sa mga conglomerates po natin. Yun po nakita po natin talaga na itong sa pandemya, even though there is a separation between the state and the church, sa pandemya po sama-sama po tayo, Mr. President. Nakita natin na itong ano, itong signing of cooperation, talagang tumutulong po ang ating mga so far, the data for Pfizer shows that for the UK variant, yung Pfizer vaccine po, mataas pa rin na rating niya, yung mataas na efficacy rate niya of 93%. Pagdating po doon sa Delta variant, although bumababa po ng konti, meron pa rin naman pong 88% no, na efficacy against the Delta variant. So there's a decreasing efficacy as we get more mutations, but hindi naman po completely nawawala ang bisa ng bakuna. It's still a very sila useful vaccine. Yun naman pong AstraZeneca vaccine, ang nakita po nila na dyan na overall efficacy niya for the UK variant is about 66%. At nung nakitinginan po for the Delta variant, it's about 60%. Ito na conditional EUA. And now they have completed all of the requirements, including po yung certification nila ng good manufacturing practice. So they can
there's no hindrance to them importing the vaccine into the Philippines, except of course that they... Hanggang dyan na lang po. Thank you for watching. Like and comment.